Halos maghabal na sila ng hininga. Dahil sa sobrang pag-iyak, nanginginig ang mga kamay ni Hunter na saluhin ang magkabilang pisngi ni Gianna. I love you so much. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Gianna. Parang awa mo na. Huwag mo na akong iiwan ulit. Ayoko na maiwan mo ulit. Hunter. Hunter, honey. I'm sorry. I love you too. Mahal na mahal din kita. Kaagad na sinalo ni Gianna ang katawan ni Hunter na bumagsak na sa sobrang pagkagulgol. Parang bata ito nakakapit sa kanya habang umiiyak. Parang sasabog na ang puso ni Gianna dahil sa halo-halong matinding emosyon. Awang-awa siya sa asawa. Parang kanina lang ay matapang itong nakatayo at nakatingin ng diretso sa mga mata niya. Pero bigla na lang natunaw at nawala ang tapang na yun nang mapanood ang mga video at marinig ang boses ni Gianna na punong-puno ng pangungulila para sa kanilang mag-aama. Ang akala ni Hunter ay hindi nito naiisip ang nararamdaman niya ng mga anak nila. Pero matapos mapanood ang mga video, parang sorbetes na nasa ilalim ng araw, kumatunaw ang galit at tampo niya rito. I miss you so much, wife. Bulong niya pa bago halikan ang mga mata ni Gianna na mas lalo pang lumuha matapos marinig ang itinawag niya rito. Ganun na ulit ang tawag mo sa akin. Akala ko hindi ko na maririnig sa iyo yan. Miss na miss rin kita. Sobra. Dala ng matinding emosyon ay walang pagdadalawang isip ni Gianna na sinugod ang nananapik na halik ng asawa. Gulat man sa una ay kaagad rin nakabawi si Hunter at puno ng kasabikan ni labanan ang malalim na halik ni Gianna. Sumandal siya sa sofa bago buhati ng katawan nito para iupo sa ibabaw niya. Nagawa niya yun nang di na paghihiwalay ang parehong sabik ng mga labi. Hunter. Parang gutom na layong kusugurin ni Hunter ang leeg ng asawa habang ang mga kamay ay abala sa paghaplos at pisil sa balakang ni Gianna. This is all mine. Hinihingal na bulong ni Hunter. Tumayo si Hunter, buhat si Gianna na nakalubog ang mukha sa leeg niya. Ramdam na nila ang matinding pagkasabik sa isa't isa. Pero hindi pwedeng doon sila gumawa ng milagro dahil nasa kama at walang kamalay-malay na natutulog ang bunsong anak. 2 taon silang nangulila. Kaya hindi katakataka ang nag-aalad nilang kasabikan para maramdaman ang init ng katawan ng isa't isa. Nabilis ang mga hakbang ni Hunter para makapasok sa banyo. Hindi pa man tuluyang na isasara ang pinto ay sinugod na niya ng malalim na halik si Gianna matapos may isandal sa likod ng pinto. Are you okay? I'm sorry. Bakit ka nagsisorry? Ayos lang naman ako. I think I overdo. Tinakpan ni Gianna ang bibig ni Hunter gamit ang kamay. Okay lang ako. And I like it. Nahihiyang pag-amin ni Gianna. Sumilay kaagad ang pilyong ngiti ni Hunter matapos marinig ang sinabi nito. Pareho na silang bagong ligo. Nang makalabas ng banyo, naabutan nilang papasikat na ang araw. Mahimbing pa rin ang tulog ni Yura. Mabuti't hindi nagising. Mahinang sabi ni Gianna nang maalala ang lakas ng mga sigaw niya dahil sa ginawa ng asawa. Mahinang natawa si Hunter na marinig iyon. Umakap siya sa likuran ng asawa para bumulong. Round 5, sira. Natatawang humiwalay si Gianna dito at humiga sa tabi ng anak. Kaagad naman niyang nalamdaman ang brasong kaagad na pumulupot sa tiyan niya matapos sumunod ni Hunter sa kama at humiga rin. I love you. Bulong nito bago dampian ng halik at balikat niya. I love you too. May ngiti sa mga labi nila nang tuluyang ipikit ang parehong pagod na mga mata. Bago tuluyang makatulog ay muling bumulong si Hunter na mas lalong nagpapanatag ng loob ni Gianna. Don't worry. Jared and Jairo loves you so much. Katulad ko, alam kong maiintindihan ka din nila. I'm here. Kasama mo kung kakausap sa kanila. Wika ni Hunter. Paano kung hindi na nila ako mapatawad? Sapo ko ang dibdib. Dahil sa pag-aalala na baka hindi nila ako pansinin, mula sa pagkakaupo sa kama, tumayo si Hunter para lumapit sa akin. Inabot ko kaagad ang bibig ni Yura na karga niya.
Nung dungis kumain ng biskit, umupo siya sa tabi ko. Kalang muli si Yura na hindi na niya binitawan simula ng magising. Alam mo naman mga mamis po'y ang mga yan. Huwag ka na masyado mag-alala. Hindi ka matitiis ng dalawa. Saad ni Hunter. Pumikit ako ng dampian niya ng halikan noo ko. Salamat Han. Salamat sa muli mong pagtanggap sa akin. Naluluha na naman ako. Hindi pa rin ako makapaniwala na babalik kami sa ganito ni Hunter. Lagi ko naalala kung gaano kasakit ang bawat tingin na binibigay niya sa akin kahapon para bang makasama niya lang ako sa isang lugar. May iyak na siya sa sama ng loob. Pero nang mapanood niya ang mga video na ginawa ko para sa kanila, napatunayan nun na kahit malayo ako, sila pa rin ang laman ng isip ko na mahirap din sa akin ang malayo sa kanila. Siguro, ayun lang ang gustong malaman at makita ni Hunter. Ang makasiguradong sa loob ng 2 taon, kahit 1 minuto, hindi sila nawala sa puso ko. Hindi nabawasan na pagmamahal ko sa kanya, sa kanila ng mga bata. Napakaswerte ko dahil binayayaan ako ng asawang tulad ni Hunter na kahit sobrang sakit ang ibinigay ko, kayang magtiis para maayos ang pamilyang meron kami. Yung lalaking pilit intindihin ang bawat desisyon ko at susuportahan kahit siya pa ang masaktan. Asawang handang tanggapin ako ng paulit-ulit at pagtsagaan. Let's move on, wife. We are more stronger now. So let's do our best fulfilling those years na nawala. Magiging mabuting asawa at mami na ako. Napahawak ako sa labi ko. Bigla niya ninakawan ng halik. Don't say that. You are the best mom and wife ever since you came out to our life. Ikaw ang nagbibigay sa akin ng masayang pamilya. Kung wala ka, hindi ko alam kung ano nang nangyari sa aming tatlo. Kung hindi mo hinigpitan ang kapit sa amin ng mga panahong sobrang gulo ng buhay ko, kung iniwan at sinukuan mo ko noon, siguro walang matinong ako ngayon. Sadyos ang sabi ni Hunter, pinaglalaroan ang kamay ni Yura habang may malungkot na ngiti. Hunter, hinawakan ko ang braso niya. Naalala ko kung anong itsura at lagay niya nung unak naming pagkikita. Wasak na wasak siya. Kaya siguro, nung nawala ka, biglang nag-collapse kaming tatlo para kaming naligaw dahil ikaw ang pare-pareho namin kinakapitan at sinusundan. Dahil sa'yo, dahil nandito ka, may matatawag kaming buong pamilya. Punong-puno ng emosyon niyang sabi na nagpaiyak na naman sa akin. Niyakap ko silang dalawa ni Yura na natili lang kaming ganoon sa loob ng 1 minuto bago ako makaipon muli ng lakas para puntahan na sila Jared at Chairo. Huminga ako ng malalim. Humiwalay ako ng yakap sa kanila at tumayo. Pupuntahan ko na sila. Buong tapang kong sabi, take your time. Baba lang kami ng prinsesa ko to eat more food. Right, princess? Yan, yan. Sagot naman ni Yura sa ama. Puno pa ng laway ang labi. Of course, you can eat anything you want. Just tell daddy. Tuwan-tuwang kausap nito sa anak na bumungis-ngis. Abo po. Nakangusong daldal nito. Natuwang-tuwa makipagdaldalan sa ama. Bago ako lumabas ng kwarto, natawa ako nang mahagip ang seryosong-seryosong mukha ni Hunter habang pinapakinggan ang pag-baby talk ni Yura. Ngayon lang nakasama ni Yura ang ama, pero parang nararamdaman kong mas malapit pa siya dito. May pakiramdam na ako na magiging daddy's girl ang bunso namin. Tahak ko ang hallway papunta sa kwarto ng kambal. Natanaw kung kakalabas lang ni Daisy at Mylene galing sa loob. Maaga pa. Gising na kaya sila? Mylene? Daisy? Tawag pansin ko sa kanila. Ah, madam. Kayo po pala. Magandang umaga po. Bati ni Daisy. Magandang umaga po, madam. Ganon rin ni Mylene. Magandang umaga. Balik kong bati bago lumingon sa pinto ng kwarto. Sila Jared at Jairo ba? Gising na? Tanong ko. Gising na po, madam. May pasok po sila, young master. Maya-maya lang po ay magbibihis na sila. Formal na sagot ni Mylene. Napatitig ako sa kanilang dalawa na mapansin ang pagkakayuko ng ulo nila. Iniiwasan rin ang pagtingin ng diretso sa mga mata ko
Dati naman ay komportable sila habang nakikipag-usap sa akin. Ngayon ay parang amo na amo ang pakikitungo nila. Pero naiintindihan ko din naman sila. Kahit sino ay magiging di pamilyar sa taong matagal na panahon na wala, naiilang siguro sila. Pero malaki ang pasasalamat ko sa lahat ng tauhan sa bahay na ito dahil sa pag-aasikaso nila, lalo na kay Maylene at Daisy na siyang nanatili sa tabi ng kambal. Lumapit ako sa kanila, nagugulat silang napaangat ang tingin sa akin. Nung hawakan ko ang mga kamay nila, "Madam," kabado at takan-taka ang reaksyon ni Daisy, ganun din si Maylene. "Salamat, Daisy, Maylene. Salamat hindi niyo pinabayaan ng mga anak ko nung wala ako. Sobrang laki ng pasasalamat ko sa inyong lahat dito, lalo na sa inyong dalawa. Dahil kayo ang narito para sa kanila, maraming maraming salamat talaga, Daisy, Maylene." Nag-init ang mga mata ko. "Madam," naiiyak na sigaw ni Daisy. Mahigpit na rin hawak ang mga kamay ko. "Madam, wala po yun. Madam, masayang masaya kami na nandito ka na po ulit." Naluluhang sabi ni Maylene, para kaming ewan na nag-iiyakan at yakapan. "Madam, di ba kakausapin niyo po sila, Young Master?" Parang ngungon na sabi ni Daisy sa akin. "Go na, Madam." "Andaya, pare-parehas tayong umiiyak, pero ba't ang ganda niyo pa rin?" Sumisingot na sabi ni Maylene. Natawa ako at pabilo siyang hinampas. "Teka, kainis, pinayak niyo pa ako." Tiniyo ko ang mata at pisngi ko bago huminga na malalim. "Fighting, Madam." Mahina nilang sabay na sabi. Tumango ako bago buksan ang pinto. Pagkapasok ko, naabutan ko pa silang nakaupo sa kanya-kanyang kama. Antok pa ang mga mata. "Chaired, Chairo," mahinang tawag ko sa kanila. Sapat lang para mapalingon sila sa direksyon ko. Mula sa gulat na ekspresyon, napalitan yun ng tampong mga mata bago nila iiwas sa akin ang paningin. Pumikit ako. "Hindi, hindi ako pwedeng sumuko. Hindi ko silang pwedeng sukuan. Kuyo mampalad ko." Dahil sa kaba ng ihakbang ko ang mga paa ko papunta sa kama ni Jairo. Nasa harap na niya ako, pero nanatiling nakatingin sa ibang direksyon ang mga mata niya. Nang lingunin ko si Jared, nakita kong iwas rin ang paningin nito sa direksyon ko. Lumamlab ang mga mata ko nang mapansin ang panginginig ng mga labi niya. Ang sakit sa puso. Akala ko sapat ng inipon kong tapang para pumasok rito at harapin sila. Pero ngayon nandito na ako. Parang paulit-ulit na dinidigdig sa sobrang sakit. Lalo pa at ang dahilan ng galit at tampo nila ay ang sobrang pangungulila sa akin. 2 taon ko silang iniwan. 2 taon akong nawala sa tabi nila. Tunting na sobrang bata pa nila para maintindihan ang lahat. Kahit anong talino nila o pagiging matured mag-isip, bata pa rin sila. Masasaktan, magtatampo at iiyak kapag umalis ang mami. Mabigat na mabigat ang loob ko. Gusto ko nalang bumigay at umiyak ng umiyak. Nangihina akong umupo sa paanan ng kama ni Jairo. Nanatili pa rin silang tahimik. Yumuko ako at lakas loob na nagsimulang magsalita. "Hindi ko alam kung saan ako magsisimula, mga anak. Dahil sa totoo lang, ang pag-alis ni mami ay sobrang selfish na desisyon ko. Patawarin niyo ko, Chairo, Chaired, patawad, dahil umalis si mami." Nakita ko pa ang pagbagsakan ng mga luha sa hita ko. Nalaman kasi ni mami dati, nawala na yung sana ay baby ni mami si Chan. Naramdaman ko ang bigla ang paglingon nila sa akin. Sabi ng doktor, hindi daw nagtagumpay mabuo yung baby. Kaya sobrang nasaktan si mami. Nagpunas ako ng luha. Nang iangat ko ang ulo ko ay nakasalubong ko ang mga mata ni Jared. "Sorry. Dahil sa sobrang sakit, tumakas si mami. Wala akong ibang maisip noon kundi ang lumayo para tumakas. Gusto kong lumayo. Hindi lang dahil nasasaktan ako, kung dahil natatakot din kasi akong baka dahil sa sakit na nararamdaman ko that time. Madamay ko kayo. Ayokong pati kayo
mahirapan at masaktan din ang dahil sa akin. Gulong-gulo ang isip ko noong mga panahon na yun, mga anak. Pero alam kong hindi pa rin sapat na dahilan yun para iwan kayo. Napayuko ako sa dalawang kamay ko. Wala pa rin akong nakukuhang salita mula sa kanila. Napapanghinaan na ako ng loob. Alam kong wala akong karapatang pilitin silang patawarin ako. Pero gusto kong mayakap na sila, yung dating mga baby ko. Ayokong manatiling malamig ang pakikitungo nila sa akin. Isipin ko pa lang, pinapatay na ako. Miss na miss ko kayo. Walang araw na hindi ko kayo na-miss. Nabubulol na ako sa sobrang pag-iyak. Palagi kong iniisip, kamusta na kaya kayo? Anong ginagawa ninyo? Saan kayo naglalaro? 2 years is too much. Napipi ako nang marinig ang boses ni Jairo sa likod ko. Lumingon ako at nakitang namumula na ang ilong ay mata nito. Pero nanatili ang masasamang titig sa akin. 2 years is too much. Ulit niyang sabi, bago tuluyang umiyak. Nanginginig ako lumapit sa kanya. Kinabig ko siya ng yakap. Palakas ang iyak niya, na mas lalo yumawasak sa puso ko. Wala kaming mami. You left us. Mariin ako napapikit. Bawat salita at hikbi niya ay parang kutsilong tumatarak sa puso ko. Babalik naman sana kaagad si mami, anak. Ayaw rin ni mami malayo ng matagal. Pero ang lagay ng kondisyon ni mami naging maselan. May bagong baby si mami sa tiyan, kaya natagalan akong bumalik. Dahil gusto ni mami na maging safe ang magiging kapa. Baby again? Lahat dahil sa baby. Ayoko na ng baby. Bigla ay sigaw ni Jared na talagang kinagulat ko. Jared, anak, huwag kang yan. Maagap kong suway kay Jared. Binuhat ko si Jairo para ilipat sa kama ni Jared na makaupo na silang magkatabi. Lumuhod ako sa harapan nila para mapantayan ang mga mata nila. Inabot ko ang kamay nilang dalawa. Hinalikan ko yun bago sila muling tinignan sa muka. Jared, that baby is your sibling. Please don't hate her. Mahal na mahal ko kayo, katulad ng pagmamahal ko sa baby, sa kapatid nyo. Kung hindi nyo mapapatawad si mami, sana tanggapin nyo pa rin si Yura. Sana maging mabuting kuya kayo sa kanya. Kuya? Tumango ako kay Jairo. Kuya na kayong dalawa. May baby girl na tayo. Her name is Yura Claire. Nakangiti, pero may pangamba akong sabi. Paano kung hindi nila tanggapin si Yura? Paano kung ito ang sisihin nila? Dahil sa pagkawala ko, ayokong mangyaring magkaroon sila ng samaan ng loob sa isa't isa. Where? Napaangat ako ng tingin kay Jared. Nakita ko ang familiar na kinang sa kanyang mga mata. Where's our baby sister? Mommy? Namula ang tenga ni Jairo at napanguso pa ng mahiya dahil sa pagtawag niya sa akin ng mama. Biglang nalambot ang katawan ko. Mula sa pagkakaluhod ay tuluyan na ako napasalampak sa sahig. Mommy, what's wrong? Tarantan tanong ni Jared habang hawak ang braso ko. Mommy, why? Saan masakit? Are you okay? Alalang tanong ni Jairo. Sinusuri ang katawan ko. Wala. Pumiyok ang boses ko. Bago na pahagulgol ng iyak. Mommy, I forgive you. Mom? Mommy, sorry. I won't run away again. I'm sorry kasi tinakpuan kita kahapon. I still love you, Mommy. Stop crying. Shh. Umiiyak na nakayakap sa akin si Jared habang sinasabi yun. Sorry, Mommy. Please, forgive me too. Don't call me young master. I'm bad. I'm sorry, Mommy ko. I love you. I miss you so much. Umiiyak na sigaw ni Jairo habang nakayakap rin sa akin. Nagiiyakan kami habang pare-pareho nakasalampak sa sahig. Biglang nanghina at bumigay ang katawan at emosyon ko nang marinig ang muli nilang pagtawag sa akin ng mami. Deserve ko pa ba ito? Deserve ko ba magkaroon ng asawa at mga anak na sobrang mapagmahal at mapagpatawad? Katulad ni Hunter,
ay mabilis lang nilang akong tinanggap na parang handa-handa silang yakapin at i-welcome ako sa oras na magpaliwanag ako na kahit gaano pa kasakit ang rason na dala ko, tatanggapin nila ako at patuloy na mamahalin. Niyakap ko silang dalawa at pareho nang gigigil na hinalikan sa pisngi. Miss na miss ko sila na kahit anong higpit ng yakap at dami ng halik ko sa kanila ay di matutumbasan ang pagka-miss na nararamdaman ko. Thank you, babies. Salamat, tinanggap at pinatawag niyo ulit si Mommy. Basta, huwag mo na kami iiwan ulit. Bulong ni Cherd na nakasubsob sa leeg ko. Ang mukhang basa dahil sa luha. Naramdaman ko naman ang pagtango ni Cherd. Sasagot na sana ako nang makita ang ginawang pag-abot ni Cherd ng kamay ni Jairo. Ha? Takang tanong na nag-angat ng mukha si Jairo. Tumingin siya sa kakambal. Tumingin siya sa kakambal na siyang may hawak sa kamay niya. I'm sorry, Jairo bro. Inaaway kita palagi. Sorry for being a worst kuya. Quits lang, Jared bro. Niaaway rin naman kita. Nakanguso nitong sagot sa kakambal. Napangiti ako at wala sa sariling napisil ang pisngi nila dahil sa panggigigil. Kayo talaga? Next time, huwag nang mag-aaway ha. Dapat kayo ang nagkakampihan kasi magkapatid kayo. Magkumukha pa kayo, sabi ko sa kanila. Hinahaplos na ang pisngi na mula dahil sa pisil ko. Nagbiruan pa sila. Ikinuwento rin nila sa akin ang mga naging away nila na madalas daw sinasadya na lang nila para makalimutan ang pagkamis sa akin. Nakasalampak pa rin kami sa sahig, nagkakwentuhan. Oh, mas magandang nakikinig ako sa mga kwento nila. Natigil lang kami nang may kumatok sa pintuan. Sila Maylin at Daisy na siguro yun. May pasok na raw kayo, sabi ko pa habang tinutulungan silang makatayo. Pero hindi sila Maylin ang pumasok, kundi si Hunter na kalga ang naka-all pink attire na si Yura. Natatawa ako lumapit sa kanila nang mapansin ang kulay pink na ribbon hairband sa ulo ni Yura. Ano ginawa mo? Namukha ng manika yung bata. Komento ko pa dahil saan yun ni Yura. Isn't she lovely? Proud na tanong ni Hunter habang pinapakita ang porma ni Yura. Maganda, pero saan mo nakuha ang mga ito? Walang ganitong damit si Yura. Pinabili ko kay Roko. But I already ordered tons of dresses for my baby girl. Malaki ang ngiti niyang sagot. Umupo siya sa kama ni Jared at itinayo si Yura sa kama. Siyempre may alalay pa rin. Hello Kuya Jared, hello Kuya Jairo, I'm Yura Claire. Pinaliit ni Hunter ang boses niya. Ipinapakilala si Yura sa dalawa. Nakita ko nakatulala lang yung dalawang kay Yura. Kay lumapit ako sa kanila at umupo sa gitna. She's your baby sister. Pulong ko sa kanila. Nagulat ako nang sabay silang magtakip ng bibig. Bigla akong kinabahan. Bakit? Aligag ang tanong ko sa kanila. Si Jairo ang una nag-angat ng tingin sa akin. Mommy? Jairo? Cute? My baby sister is so cute. Namumula ang mukha ni Jairo. She's an angel. Biglang wika naman ni Jared. Nakatitig lang sa kapatid ang mga mata. Napahawak ako sa noo ko. Akala ko kung ano nang mangyayari. No, don't get too close. Di pa kayo naliligo. What? Daddy? Ikaw lang pwede? Naligo ka na ba? I want to hug her too. No, stay away, Jairo. Maligo ka muna bago mabahuan ng prinsesa ko. Daddy, you're so childish. Let us hug her too. I'm her brother. Later, kapag mabango na kayo. Diba, baby girl ni Daddy? Ayaw mo sa mabaho? Mabaho pa sila kuya, kaya kay Daddy ka lang muna. Kuya? Diti kuya? Pare-parehong kaming natahimik. Ang unang salita ni Yura ay naging unang araw rin ng pagsisimula namin ng panibagong umaga na magkakasama. Minsan ako naligaw. Isinisi na itaas ang mga masasakit at masasamang pagsubok. Pero katulad noon, katulad ng palagi kong sinasabi,
Hindi talaga tayo bibigyan ng pagsubok ng Panginoon kung alam niyang hindi natin kakayanin. Minsan na ako sumuko sa mga pagsubok niya, pero hindi niya pa rin ako pinabayaan. I think I know now that those years that we struggled with so far were meant to bring us right here at this very moment, sabi ni Gianna sa sarili. Simula ng araw na iyon, bumalik ang masaya nilang pamilya. At isipin man ay hindi na magagawa ni Gianna na mapalayo muli kay Hunter at sa kanyang mga anak. Bumawi siya at pinaramdam sa asawa at mga anak ang kanyang pagmamahal. Ngayon masaya na sila magkakasama, tapos na ang pagsubok sa kanilang pagmamahalan. At dito na po nagtatapos ang huling kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa susunod pang kwentong pag-ibig. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.